Negosyong patok ba ang hanap mo? Yung tipong kahit na konti lang yung mabenta mo, eh pwede kang kumita ng malaki. Ganun ba yung gusto mo? Eto, try mo na to. Ayan, una maghanda ka ng lalagyan, tapos maglagay ka ng harina. Oo, harina. Pwedeng all-purpose flour, pwedeng bread flour, pwedeng cake flour, ganun. Tapos asukal, tubig. Oo, yung mga eksaktong sukat na sa dulo ng video. Naglagay din ako ng margarine. Dito sa dough natin, hindi mo kailangan ng kahit anong pampalsa. Basta malalaman mo kung bakit. Ayan, syempre gamit kang sandok o kaya kutsara para pantanggal at pangsimot sa lalagyan ng margarine kasi syempre bawat latak niyan, binabayaran mo. Oo. Tapos haluin mo lang yan hanggang sa maging dough. Oo, kahit ilang minuto basta. Kasi hindi mo naman kailangan ma-overdough to eh. Oo. Basta kahit ma-overdough mo, carry lang din naman. Tapos pagka naging ganyan itsura na, naging dough na, kahit hindi naman mukhang smooth, okay na yan. Balutin mo ng glove, plastic gloves na ginamit mo. Oo, para hindi masyado aksayado sa mga kung anong gamit dyan sa kusina mo. Tapos itabi mo lang mga 10 minutes. O kaya, kahit ilang minuto basta. Para maging smooth lang ng konti. Oo. Tapos habang iniintay natin yun daw, ayan, pahira natin ng mantika yung ating baking tray. Itong baking tray, non-stick na yan. Pero bet ko kasing magpahid ng mantika. Para sigurado lang. Oo, malakas trip natin eh. Ayan, pagkalipas ng 10 minutes o ilang minuto man ang gusto mo, ayan, masayan mo kahit mga 3 to 5 minutes lang. Oo, kahit nga 1 minute, carry na yan. 1 minute lang, ganun. Ayan, pagkatapos yan, pwede mo nang hatiin yan sa 16 pieces. Oo, o diba? 16 pieces magagawa. Ang dami, no? Oo. Huwag mo nang hatiin ng sobrang dami yan na kasi yung 16 pieces na yun, sakto na yung sa kapal nun. Oo, sakto na yung kapal nun. Kasi pag sumobra namang nipis, hindi na maganda. Oo, baka di mo na madama yun daw. Pero kung gusto mo nang ganun, ikaw ang bahala. Yung manhid ka na ganun. Ayan, tapos ayan, bawat butas ng cupcake liner natin o ng baking tray natin, ayan, isang dough na hiniwa-hiwa natin. Tapos, kailangan mo yung tusukin ng tinidor. Pero bago yan, dahil nga kulang yung ating, yung butas ng baking tray natin, gumamit pa ako ng, eto, aluminum container. Ano ba tawag dito? Aluminum tray? Pang ano to eh, pang egg tart. Ayan, tapos ulitin mo lang ganyan. Kung gusto mo perfecto yung shape ng dough tart mo, oo, edi gumamit ka ng hulmahan, ganun. Pagkatapos ng tusukin ng tinidor, i-bake mo na. Mga 200 degrees Celsius. Ikaw nang bahala kung ilang minuto mo gustong i-bake yan. Kasi ako gas oven ang gamit ko eh. Malamang magkaiba tayo ng oven. Basta pagka medyo tingin mo malapit na mag-brown yung yung tart mo, i-ano mo na, tanggalin mo na sa oven. Tapos ito, hinuhugasan ko lang yung scallops natin, Chinese scallops. Oo. Kaysari suki meron yan. Oo, pati yung baking tray natin, kaysari suki meron. Ang ganda ng baking tray nila, hindi kinakalawang. Oo. Kasi ibang baking tray ngayon, Diyos ko po, ang mura nga. Tapos eh, nakatabi na nga, hindi mo na ginagamit, kinalawang pa. Kaya, ayan, kung gusto mo, download mo na yung Sari Suki, seal up para, alam mo na. Oo. May cheese din sila. Mura rin. Free delivery kung order ka. Pati itong ginamit nating pan-toppings na green chili, meron din sila yan. Ang mura lang din. Mas mura yung, lalo yung mga ano sa kanila, mga prutas, gulay, mga frozen meat, ganyan. Maganda mo order. Tapos free delivery pa. Sa pag-bake nyan, nalimutan ko. Basta pag nalusaw yung cheese sa ibabaw, luto na yung scallops natin. Kasi kailangan half cook lang dahil seafood naman yan eh. Ito na yung listahan ng recipe at saka costing. Sige na, goodbye, good luck. Love you.